Plano ngayon ng isang grupo ng paddle boat enthusiasts na libutin ang iba't ibang mga ilog sa ating bansa. Hindi para mag-workout o manghuli ng isda, kundi para mangolekta ng basura. Kilalanin sila sa report ni Mark Salazar. Mga basurang tila nagsisipaglutangan sa dagat at ilog, bunga ng kawalan ng disiplina ng ilan, mga eksenang hindi na bago sa karamihan. Ang mga basurang ito sanhi ng pagkamatay ng ilang mga hayop sa karagatan. Hindi nga ba't makailang ulit na ring tumambad na sa atin ang problemang ito nang anurin sa dalampasigan ang sandamakmak na basura tuwing may bagyo? Ayon sa pag-aaral ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, aabot sa halos 164 million na piraso ng sachet ang nagagamit ng mga Pilipino araw-araw, habang nasa 93 million naman ang iba't ibang klase ng plastic bags at 3 milyong diapers ang tinatapon araw-araw. Base naman sa datos ng United Nations, kalahati ng mga plastic na basurang napupunta sa karagatan galing sa 5 bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Talaga pong nakakalungkot at nakakabahala yung paglaganap ng plastic. Makikita mo talaga sa environment natin, yung mga walang pakinabang tulad ng plastic bags, sachets, plastic wrapper. Kasi ito yung nagtatagal sa matagal na panahon, hindi siya na nawawala. Ang problemang ito ang nais tugunan ng isang grupo ng mga paddle boat enthusiast. Sila ang Plastic Tides PH. Tara! Let's go! Yeah! Sakay ng paddle boats, nangunguha sila ng mga nakalutang na basura at plastic sa mga ilog. Yung goal namin today, pakita sa mga tao, lahat ng mga tao sa Metro Manila na makakakita nito, ay ang problema natin dito sa Pilipinas ay ang plastic. Kasi ang iniisip natin dito ay nagagamit lang natin siguro mga 5 minutes, 10 minutes, tapos tinatapon na natin. Nabuo ang grupo noong 2014 para palaganapin ang kaalaman sa plastic pollution sa Pilipinas. Unang destinasyon ng grupo ang Ilog Pasig. Ang pinaka-importanting fact natin dito na kailangan natin tandaan ay ang problema natin ng plastic ay hindi problema ng ibang tao. Problema nating lahat. Kung gumagamit ka ng plastic, kasama ka na dito. Suportado naman sila dito ng Pasig River Rehabilitation Center. Bukas daw ang grupo sa mga nais mag-volunteer at makibahagi para makatulong sa kalikasan. We are together with the Plastic Tides. Tulad nila, yung mga kababayan natin, kahit anong paraan na kaya nilang gawin, tumulong po sa paglilinis ng Ilog Pasig. Dahil kapag nilinis natin ito, maganda ang balik nito para sa atin. Mark Salazar, GMA News.